Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Ay, hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa diabetic diet. Ano ba ang bawal at ano ba ang pwedeng kainin ng isang taong may sakit na diabetes? Okay. So, pag pinag-usapan natin ang diabetic diet, hindi tayo pwedeng makawala sa usapan ng glycemic index. So, glycemic index, importante po ito, ha? Makinig kayo maigi. Dahil hindi lahat ng gulay, hindi lahat ng prutas ay pwedeng kainin natin ng ganun-ganun karami, no? At alam natin na, aba, pinagbabawal pala yung sobrang tamis, bawal daw yung tsokolate. Maring alam nyo, bawal yung tsokolate, bawal yung ice cream, bawal po yung mga, sinasabi yung halo-halo, leche flan. Pero ang prutas naman, di ba, may matamis din doon sa prutas? Pero may prutas na pwede, may prutas na, medyo limitahan, at may prutas naman na talagang kung pwedeng iwasan, iwasan. So ano ba ibig sabihin muna ng glycemic index? Glycemic index ranks foods according to their effect on your blood sugar level. Sa madaling salita, ito yung mga pagkain na pag kinain nyo, iba-iba po ang pwedeng mangyari sa inyong blood sugar. Pwedeng biglang tumaas, pwede naman na medya-medya lang ang taas, at pwede naman na hindi ganong tumataas ang inyong blood sugar. So when we talk about glycemic index, nahahati yan sa tatlong grading. Yung tinatawag na low glycemic index, medium glycemic index, at yung high glycemic index. So mamaya pag-uusapan natin ng husto yan. Pero bago yan, importanteng malaman nyo na ang mga pagkain na may mababang glycemic index o low glycemic index, sila po ang mabagal na nadadigest, mabagal na tinutunaw ng tiyan, at mabagal na na-absorb ng inyong tiyan, causing a slower and smaller rise in blood sugar. So ibig sabihin, ito yung mga pagkain na pag sinabing mababang glycemic index, hindi agad-agad na mabilisan natataas ang inyong asukal sa dugo. So food with a high glycemic index, yan yung mabilis matunang, mabilis ma-absorb, resulting to a rapid rise, mabilisan na pagtaas, at mabilisan din na pagbagsak ng inyong blood sugar. Ngayon, para mas madali nyo maintindihan, so low and high, medium, nasa gitna. So ganito po nangyayari. Pag kumain po kayo ng mga pagkain na tinatawag na high ang glycemic index, mapapansin nyo sa loob lang ng 30 minutes to 1 hour, biglang tataas ang inyong blood sugar. Kaya karamihan ng mga pasyenteng diabetic, once na nabondat yan, o busog na busog, baka tapos medyo mataas yung kinain nila sa tinatawag na glycemic index, nararamdaman nila parang naihilo o parang inaantok, dahil yan ang unang epekto ng pagtaas ng inyong blood sugar. Pag low po ang inyong glycemic index na kinain, mapapansin nyo po yung orange at yung kulay pula. Yung pula, yung po yung high glycemic index. Yung kulay orange, yan po yung low. So, kinain nyo, hindi gano'ng tumaas, kasi yung nakikita nyo pong blood sugar level, yan po yung pagtaas. So mapapansin nyo yung kulay orange, ang baba lang ng tinaas niya. So hindi tataas ng matindi ang inyong blood sugar. Ngayon, pag pinag-usapan ng glycemic index according to the American Diabetes Association o ADA, ganito po ang pag-grade nila. Basta pag 55 or below ang glycemic index, ang tawag nyo low. Pag 56 hanggang 69, ang tawag moderate. At pag 70 and above, ang tawag high. Tandaan nyo po, ang habol natin yung mga low glycemic index. Okay, pero ang low glycemic index, okay, yung diet na low glycemic index, nare-reduce nito ang blood sugar level sa mga pasyenteng diabetic. So ibig sabihin, ito yung mga nakakain nyo, nakakatulong na manatiling mababa o kontrolado ang inyong blood sugar. So diets high in glycemic index is associated with increased risk of developing type 2 diabetes. Ibig sabihin, kung wala pang diabetes, maski sabihin mo wala kang lahi, pero sa kakakain mo ng mga pagkain na mataas ang glycemic index, ibig sabihin yung lampas sa 70, chances magkaroon ka ng diabetes na type 2 kinalaunan. O, malinaw po yung paliwanag, very clear. So,
gusto ko lang ipaalala, hindi naman pag sinabing low glycemic index automatic safe na yung pagkain. Bakit? Low glycemic index aren't always healthy. Hindi rin always healthy. Bakit? Ang binabasihan lang sa glycemic index ay yung pagtaas ng asukal nyo. Pero ang glycemic index hindi sinasabi yung full nutritional picture, which is yung fat, protein, sugar, fiber content ng pagkain. So ibig sabihin, maski na low glycemic index yung kinakain nyo, eh kung mas sobra-sobra naman yung taba niyan, mababa, hindi nga siya magpapataas ng sugar mo sa dugo ura-urada, pero eh may taba, mas maraming protina, o kaya mababa ang fiber content, eh di wala din makikitang nutritional value itong mga pagkain na to. Di ba? So, to make it short, always remember to eat a healthy diet. Kailangan balanse. Balanse po ang pagkain ninyo. So, it is important to eat a healthy, balanced diet based on the variety of whole and unprocessed foods, regardless of their GI. So, hindi lang tayo dun sa glycemic index nakafocus, kundi dun sa mga pagkain na balanse. May konting taba, syempre healthy na taba, may protina, may carbohydrates, kailangan din naman natin yan eh. Pero please, unprocessed foods ang pinag-uusapan. Mamaya papaliwanag ko kung ano ba yung unprocessed food. So, first, let's make a meal plan. So, pag sinabi natin meal plan, ano bang ating plano pagdating sa pagkain? Number one, kung tayo gagawa ng meal plan, sa anumang uri ng sakit, kailangan alam natin itong mga sumusunod. A meal plan ay para i-guide ka kung anong oras ba dapat kumain. Ano ba dapat kainin at kano karami ang dapat kainin. So itong salitang when to eat, what to eat, and how much ang kakainin nyo is very important. Bakit? Eh when to eat, eh once a day ka lang kumakain, sa tingin nyo mababalance yung blood sugar ninyo? Baka mag-hypo ka naman. What to eat? Konti nga lang kinain mo pero panay yung tsokolate, eh di mali din. Madami kinain mo pero naman healthy na pagkain o kaya yung panigulay na madahon, edi okay. How much to eat naman? Maski na healthy naman yan, pero kung marami ka naman kinain, baka naman magka-problema tayo, magpururot naman tayo dyan, di ba? So lahat ito ay mahalaga para makontrol po ang inyong blood sugar o malagay man lang natin sa target range na habol natin to prevent complication. Oh, malinaw ha? Ngayon, pag pinag-usapan ng meal plan, this is very important. Karamihan sa inyo, kung kumain, siguro mas maganda kung platito lang ang tasa nyo. Tapos pag napuno yun, tama na eh. Kasi ang karamihan sa inyo, kung kumain, sobra-sobra. Ang laki ng plato. Alam nyo ba, may sukat ng plato? Dapat nga, 9 inches lang yan. At ang plato, lalo na mga diabetic, ganito po ang hatian yan. Kumbaga yung plato, hinati mo sa kalahati na ang laman niya ay puros gulay. Pwede rin konting prutas. Tapos, dun sa kalahating natitira, 25% na yon o kalahati pa nun, ay dapat mga protina. Maari manggaling sa isda, manok, pwede rin baboy at baka. Hoy, tuwan-tuwa siya. Narinig niya, pwede baboy, baka. Pwede naman talaga eh. Mamaya tuturo ko sa inyo. Then carbs. Nandun tayo sa carbs, eh pwede naman tayo mag brown rice, di ba? So bawal naman din yung ibang mga gulay na ipapaliwanag ko mamaya. So yan yung diabetic target natin ha, diabetic diet plan base sa plato. Kung napapansin niyo sa gitna yung isang basong tubig. Kasi preferably, before eating, mas maganda isang basong tubig. Every 2 hours, isang basong tubig. The more you drink water, chances na ang sugar nyo mas makontrol, mas malaki. Okay, ngayon, pag-usapan muna natin yung ano yung mga gulay na pwedeng kainin ng isang pasyente may diabetes. So, these are the top 10 vegetables na maganda po sa mga diabetic. Okay, number 1, carrots. Nalaman na ang carrots, may mga sustansya bukod doon sa mga beta-carotene, fiber, vitamin K, merong vitamin A, potassium, antioxidant, ang glycemic index nito ay 16 lamang. Tandaan nyo, balikan natin kanina, ang sabi ko, 55 below na glycemic index, very good, dahil hindi tataas ang inyong blood sugar. So preferably, pagkakain kayo ng carrots, mas maganda nga yung hilaw. Kung ginawa nyo sanang vegetable stick, hiniwa-hiwa mo tong carrots, eh ayos na po yan. Number 2, broccoli. Yan. Ang sarap niyan, steam. Mas kilagyan mo ng bawang, no? Kung gusto nyo, konting paminta, okay lang. Ngayon, kung maglalagay ng asin, pwede naman din eh. Bakit hindi? Iodized salt, konting-konti lang, pampalasa lang. Sige, payag ako. Ang pinag-uusapan na diabetic, ha? Hindi pinag-uusapan ng hypertensive. Dahil pagdating sa hypertensive, medyo
mas strict tayo sa alat, di ba? Pero diabetes ang topic natin eh. So, pwede kung gusto nyo. Lagyan mo ng lemon, medyo lalong sasarap yan. So, ang broccoli, nalaman na mayroong tinatawag na sulporaphane. Ito'y nakaka-reduce po ng paggawa ng atay nyo ng asukal. Tama po narinig nyo, ang atay nyo gumagawa ng asukal. Yan yung kumbaga para magsilbing energy ninyo eh. Ngayon, tumutulong ang broccoli na ma-reduce ngayon yung blood sugar level ninyo dahil nare-reduce nito yung production ng hepatic glucose. Ibig sabihin yung ginagawa ng inyong atay na mga asukal. At may anti-cancer property pa ang broccoli. So, pwede nyo pong itry yan. Steam lang, pwede na yan. Then, sumunod ay lettuce. Lettuce, ha? Low in calories po ito, high in nutritional value. Isa nga sa tinatawag na superfood itong lettuce. Sa American Diabetes Association, they recommend eating lettuce, no? Dahil healthy type ito para sa type 1 and type 2. So, healthy diet ito para sa both type 1 and type 2. So, diabetic, lettuce, maganda yan. Yung lettuce nga, minsan pag binabad nyo sa ice yan, malutong-lutong. Sarap papakin ho yan eh, di ba? Pero wag nyo na isausaw kung saan-saan, no? Okay? Then, number 4, cucumber. Ano ba yung cucumber? Pipino. Nalaman ang pipino because of its high water content. So, kung naalala nyo sinabi ko kanina, uminom na maraming tubig, nakakatulong din na makontrol lang inyong blood sugar. So, pag kumain ka ng cucumber because of its high water content, meron kang feeling of fullness at maganda yung hydration nyo, yung hindi ka natutuyuan. Ang glycemic index po ng cucumber ay 14 lamang, 14. So, lahat itong mga binabanggit kong mga gulay, no, ay lahat yan ay nasa low glycemic index. Number 5, okra. Alam natin yan, marami sa inyo nagbababad ng okra, pero pwede nyo rin kainin. But ang suggestion ko, kung ibababad nyo, hatiin nyo sa gitna, ibabad nyo overnight, pwede nyo inumin at pwede nyo rin kainin, pero iluto nyo muna. Steam nyo po. I prefer na wag nang isama yung buto sa inyong pagkain. So, kainin mo yung okra, steam okra. Pero wag kang magbabagoong, lalo na kung hypertensive kayo. Nalaman ng okra or lady's finger, ang glycemic index na ito ay nasa pagitan ng 17 to 20. Ang kagandahan nito, yung mga constipated na pasyente, pag kumain ng okra, maski na dalawa, tatlong piraso lang ha, sa isang araw, mapapansin nyo mas maganda pagdumi nyo at control ang inyong diabetes. I-try nyo po. Mas nagiging kontrolado ang inyong blood sugar at ang insulin nyo mas nagiging effective. So kung nagtuturo ka ng insulin o ikaw mismo ay type 2 diabetic na may insulin pa, mas nagiging sensitive ang insulin. Mas nagagamit ninyo ng maayos. O di ho ba? Then number 6, alam ng lahat, ang palaya, bitter melon or bitter gourd. So ito, ang palaya, eh, di ba, meron nga naglalabasa ng mga tsaa, may naglalabasa ng mga capsule, di ba? Ang bitter gourd or bitter melon o ang palaya ay napatunayan na sa maraming pag-aaral. Actually, ito'y nagpapaba ng blood sugar dahil may taglay po itong insulin P. Yan yung polypeptide P na na-identify na sa ang palaya na tumutulong ma-regulate ang insulin level ninyo. So, yan ang action niya by improving your insulin level. Ba, meron scientific basis na po itong mga ito. Number 7, radish o kaya labanos. O, mga misis, pwede ba mag-suggest kayo, ano pong luto ng labanos? Kasi ako naalala ko nung bata kami, mother ko nagluluto ng parang beef, no? Na, ano ba, parang nilagang baka, tapos may labanos doon sa loob, sinasabawan. Pero kung walang baka, ano pang luto ng labanos? Kayo na po magsabi ha. Suggest nyo po dyan sa comment box. At yung iba naman sa inyo na nanonood, mag-suggest kayo at basahin nyo nga po yung mga comment ng iba kung ganun din ba ang alam nyong pagluto ng radish. So yung labanos, high in fiber yan. High fiber content ng radish ay best vegetable to pagdating sa diabetic. Nakokontrol din nito ang blood level, blood sugar levels. Ang dami pala mga gulay na kung alam nyo lang, no? I'm sure yung iba naman sa inyo kumakain yan, di ba? Then number 8, cabbage. Ano yung cabbage? Repolyo, no? Repolyo! Alam nyo, between the two, the green and the violet or the purple, mas healthy daw yung purple. Actually, ina-advise ko nga to sa mga may ulcer, yung pagkain ng mga purple cabbage, no?
Nalaman, high in fiber din yan, mababa ang calorie. At proven na to na may antioxidant at anti-hyperglycemic properties. Ibig sabihin, nagpapababa ng inyong blood sugar. Okay, ha? Okay, ha? Very good, ha? Then, number 9, beets. Ayan, beets. Di ko alam sa Tagalog, eh. Pakiano nga, pakimessage yung ano po ba yung beets sa Tagalog. Basta alam ko lang yung mga may fatty liver o kaya mga may problema sa atay. Magandang ginujuicer itong beets. Nakakatulong din yan sa mga may fatty liver. Pero, ang beets, nalaman na mababa sa carbohydrates, rich in vitamins and minerals and fiber at saka phytonutrients. Tumutulong din na makontrol ang inyong blood sugar level. And number 10, tomatoes. Ah, kamatis. Oh, mas maganda siguro kung fresh kamatis na walang buto. Pwede. Kung kakainin buto, pwede rin naman. Pero advice ko lang kung meron kayong hyperacidity, huwag masyadong kumain ng tomatoes o kamatis. Ang kamatis, best source ng lycopene. Alam natin lahat yan. Good for the heart, good for the cholesterol. Perfect for the heart yan. It reduces the risk of heart problems in people with high blood pressure and diabetes. So yan yung sampo na pwede nyong kainin ng mga gulay. Pero gusto kong ipaalala sa inyo na may mga gulay na bawal. Ito po yon. May tinatawag na non-starchy vegetables and starchy vegetables. Focus tayo doon sa non-starchy. Andyan yung broccoli, yung binanggit ko kanina, halos lahat, di ba? Yung mga nabanggit ko kanina. Doon sa starchy vegetables, andyan pumapasok yung mga sumusunod. Starchy vegetables, sweet potatoes. So yung mga mahilig kumain ng kamots, kamote, gabi, patatas, squash or kalabasa, pumpkins, okay, corn, ito po yung medyo alisin natin kung ang inyong blood sugar ay hindi kontrolado. Kung mataas ang inyong blood sugar, tandaan nyo po ito, mga kalaban natin yan. Kung ang blood sugar nyo ay nasa pagpalagay natin, maayos naman ang bilang, pwede ka pa konti-konti. Pero kung mataas, please wag. Lalo na kung ito ay prinito nyo pa. Di ba masarap yung mga kamote na prinito? Mapakamote, kamoteng kahoy, o kasaba. Yung mga yan, yung kategorya niyan. Alisin nyo na muna sa inyong mga kinakain. Okay? Ngayon, pagdating sa prutas, hindi naman lahat din ng prutas pwede. So, ang dami-daming prutas na matatamis, di ba? Pero hindi lahat na matamis bawal. At hindi naman ang hindi matamis ay pwede. Tama ba? Tama ba sinabi ko? Ulitin ko, ha? Hindi lahat ng matamis ay bawal. Pero hindi naman lahat ng hindi matamis ay pwede. Dok, ano ba ibig sabihin yan? O sige na nga. Sasabihin ko na lang sa inyo yung prutas na wag nyong kakainin. O yan, mas malinaw, ha? Kasi mas madali nyo maintindihan. So what are the worst fruits for diabetics? Number one, at pinakabawal. Pinakabawal. Ito po, watermelon. Ang watermelon po, glycemic index niyan 72. 72. Eh, di ba sabi ko, 55 below tayo? So, pag nag-72, abay, nandun na yan sa high glycemic index. Pangalawa, pineapple, lalo na yung sobrang tamis. Lalo na kung nasa lata. Kaya huwag kayong kakain yung mga diabetic, huwag kayong kakain ng pinya na nasa lata. Okay? Kung ilang piraso lang, yung medyo, wag naman yung sobrang hinog. Kung nag-serve kayo ng mga slice, pineapple na siguro paglagay natin maliit na slice o parang cubes lang na maliliit, wala namang problema, isa dalawa. Pero more than that, lalo na kung hinog, bawal. Number 3 na bawal, manggang hinog. Yung overripe mango, naku po, siguro narinig nyo na, oh mga diabetic, kung control lang sugar nyo, pwede kayo manggang hinog. Eh, pero isang pisngi lang. Pag sinabing isang pisngi, isa, di ba, hinahati nyo yung mangga para sa tatlo, dalawang pisngi, magkaliwa, saka yung nasa kaliwat kanan, saka yung sa gitna, yung buto. So, isang pisngi lang pag diabetic. Kung control ang inyong blood sugar, pero kung hindi control, walang pisngi, wala, basta wala. Eh, yung mga ibang diabetic, ang lakas kumain niya, nakakadalawa pa, patay tayo dyan. Then, number 4, banana. Pag ang banana, kung tutusin mo na sa medium yan eh, medium glycemic index na sa mga 55. Pero, ang problema natin sa banana, pag sobrang hinog. Kaya pag tinanong ako ng diabetic patient, Dok, okay lang ba saging? Okay naman, kung yung medyo banibala, ba tawag nyo nun? Manibala. Ibig sabihin yung medyo hilaw pa ng konti, huwag yung sobrang tamis.
Dahil pag hinug na hinug yan, lalo na yung parang may brownish discoloration na yung medyo papuntang buluking, bulok-bulok na, eh, hindi na pwede po yan. Ganito po ang nangyayari. Pag sinabing glycemic index, binanggit ko kayo na 55 below. Doon tayo sa mas maganda, 55 below. Yan ang tawag ng low glycemic index. Tingnan nyo po muna yung sa may prutas area, yung mismong nasa gitna, fruits. Napapansin nyo ba yung pinakailalim, watermelon 72, pineapple 22, mango 56, banana 54. Eh, nandun yan sa mga matataas. Mas okay pa nga kumain ng grapes, pero pagdating sa grapes, mayroong bilang. Usually, ang sinasabi ng mga nutritionist, eh kung mga 6 hanggang 10 piraso, o maximum siguro 12, papayagan ka. Pero kung hindi control ang inyong blood sugar, eh maski na ilang piraso, hindi pwede. So kung gusto nyo makakain ng mga ganito, kailangan may iba ka pang gagawin. May exercise ka, kung overweight, magbabawas ng timbang. Kasi may iba kasi, Dok, gusto kong kumain ng banana eh. Gusto kong kumain ng manggang hinog eh. Pwede, bakit hindi? Pero control natin ang blood sugar nyo, hindi lang sa pagkain, kundi sa ibang mga bagay. Andiyan na yung pag-inom ng gamot, andiyan na yung pag-exercise nyo, pagpapawis, bawas stress, lahat yan yung mga factors to consider also. Okay, ngayon, balik tayo ngayon sa plato. Eto, bakit, Dok, babalikan na naman natin yung plato na pag-usapan na natin yan? Kasi ganito po eh. Tingnan nyo nga yung plato nyo sa bahay, 9 inches ba ang laki niyan? Kasi yan yung standard lang sana na sukat ng plato. Pero hindi nyo naman pupunuin hanggang sagad-sagad sa 9 inches na plate yan. Ngayon, yung 9 inches na yan, binanggit ko nga yung kalahati niyan, puros mga non-starchy vegetable. Yung mga nabanggit ko kanina, yung 10. At marami pang iba. Pinaliwanag ko lang na yung 10 na yun, talagang meron ng proven na effect na maganda sa mga diabetic. Ngayon, pag hinati natin, di ba sinabi ko yung kalahati ng plato nyo, nandun na tayo sa mga gulay. Okay, yung prutas nyo nakahiwalay, oh, konting-konti lang, nandun sa may bandang kaliwa, di ba? Tapos, dun sa kalahati pa ng plato, hahatiin mo pa yan. So, nandun na yung mga whole grain, o kung gusto mong starchy vegetable, basta konti lang. Tapos, sa ilalim naman, nandun yung mga protina nyo. So, ngayon, tuturuan ko kayo ha, kung anong gagawin natin. So, okay na kayo, ready na ba? Ito. All you can eat tayo. Yan, yung mga masisiba. Oh, yung masisiba dyan. Taas ang kamay. Okay. So, ito yung mga eat all you can. Okay. So, pwede yan. Mabababa lahat ng glycemic index niyan at safe po yan. Pero pagdating sa mga tinatawag na food pyramid, standard food pyramid, yung mga taba-taba, di ba? Konti lang. Kaya tinawag na pyramid, yung pinakatok-tok, konti lang kakainin nyo. Sa pinakailalim, eh, pwedeng eat all you can. Pero, pag diabetic ko tayo, eh, may mga bawal. So, didiscuss na natin itong plano natin, ha? So, remember, may plano tayo. Sundin natin to. Base sa glycemic index, sa almusal, kung mamimili ka sa white bread, doon na lang tayo sa brown o kaya doon sa wheat bread. Mas mababa ang glycemic index. At the same time, eh, may high in fiber. So, maganda po yan. Para makadumi kayo ng maayos. Ngayon, tatanungin ako, ang diabetic pwedeng kumain ng fried egg? Pwede naman kung tutuusin. Hard-boiled egg? Pwede naman kung tutuusin. Walang problema. Dok, pwede ba ako ng mga konting isda, manok? Pwede naman. So, huwag ka mag-alala, pupunta tayo dyan. Okay, eto muna, yung susunod. Anong mga magandang almusal ng mga, lalo ng mga senior? Ay, madalas natin marinig oatmeal. Pero pag nasobrahan ng oatmeal, minsan, masama rin. Tapos, nagkakaroon ng kabag, di ba? Bloated ng dyan. Pero between oatmeal, mas maganda po yung tinatawag na oat bran. So, anong difference ng dalawa? Yung oat bran, unprocessed. Hindi siya na dumaan sa proseso. So, may covering pa yung mga oats. So, high in fiber, mas mababa glycemic index. So, mas may health benefit po yan. Meron niya sa mga supermarket. Hanapin niyo, maraming klase yan. Basta oat bran ang tawag. Pwede rin yung mga roll oats. Lahat ito mga to ay unpolished. So, yan ay linuluto. Yung mga instant oatmeal, madalian, pwede naman. Kaso may sugar content yung mga instant oatmeal. Compare mo sa ilinuluto niyo na walang timpla. Okay. Then, pagdating sa rice, ito. Dok, pwede ba kumain ng white rice? Minsan, naawa ako kaya sabi ko, sige, kung half cup lang na white rice, pwede. Pero kung pag-usapan natin yung dalawa, mas maganda brown rice or
polished rice. So ang white rice, refined carbohydrates ang white rice, high ang glycemic index. Iyan ang dahilan kung bakit pinapalimitahan o pinapatanggal ng doktor ang puting kanin. Kasi pag kinain yan, ang bilis po ng pagtaas ng blood sugar ninyo. At kung wala ka naman diabetes, mahilig kang kumain ng kanin, nakakatatlong tasa ka dyan o tatlong cups ka ng rice, ang chance na magkaroon ka ng diabetes, mataas. Ngayon, ang mga pagkain na brown rice naman ay low in glycemic index. Tawag mo rin dyan brown rice, di ba? So yung brown rice, dinadigest niya ng dahan-dahan at mababa po ang pagtaas ng inyong blood sugar. So between the two, mas maganda yung brown rice. Yung nga lang, may magko-complain, eh, medyo magaspang, wala sa panlasa. Eh kasi nasanay tayo sa white rice. Eh. Kaso kung may sakit tayo, dapat may konti tayong sakripisyo. Tis-tis konti, di ba? Ngayon, pagdating sa meat, oh, ito good news, ah. Mga diabetic, ano ba nga meat choices nyo? Dok, pwede ba ako ng steak? Sige na nga, pwede. Dito kay Doc Garis, eh. Dito na lang ako manunood. Bakit? Pwede ako kumain ng ano, eh, steak eh. Basta dito ka lang, pwede. Pero wag naman po yung mga sobrang dami. Kasi yung mga diabetic na tao, pwede naman kumain ng lean meat. Red meat, pwede naman eh. Basta wag lang po yung taba. Kasi ayop natin madagdagan yung chances na mag-gain ka pa ng weight, tumaas ang blood pressure, tumaas ang cholesterol. So lean meat lang. Tapos isda, pwede. Manok, pwede. Plant-based alternatives, no? Pwede rin yan. Mga tokwa, tofu, pwede. Again, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa diabetic diet, ha? So, they should avoid meat lang, lalo na yung mga saturated, trans fat, reduce the risk of high cholesterol and heart disease. Dahil kung meron kayong diabetes, tapos mataas pa cholesterol nyo, may heart problem ka, eh doon lang natin pinapa-avoid ang pagkain ng saturated and trans fat. So yung mga paulit-ulit na prinito nyo mga mantikang ginamitan, tapon nyo na yan. Isang gamit lang, tapon nyo na yan. Okay? So anong klase? So again, grilled lang. Grilled. So kung gusto mo ng grilled chicken, ayos. Chicken breast, ayos naman. Siyempre, babantayan din. Kung mataas naman ang sobra protina nyo, baka palimitahan. Steamed chicken, ayos na ayos. Tinola, pwede. Damihan nyo lang yung mga gulay. Tapos, huwag nyo nang kainin yung balat ng manok. Isda, grilled chicken, bangus, tilapia, gusto mo galunggong, pwede. Huwag lang tuyo, ah. Huwag yung mga process, okay? Bawal din yung tinapa, okay? Then, ano pa? Pwede namang steamed fish. Gusto nyo, sinigang na salmon, pwede yan. Walang problema. Ngayon, pork chop, gusto mo? Pwede rin dito. Iba talaga tayo dito, eh. Pwede, basta konti lang. Yung tipong pampalasa lang, kasi yan ang source ng protina nyo, eh. Diba? Manok, isda, diba? Pero huwag nyo kakainin taba, saka pampalasa lang. Kung gusto mo ng sinigang na baboy, pwede rin. Damihan mo na lang yung kangkong, ha? Damihan mo, pati yung, ayun, radish yan, eh, diba? Tama ba ako? Radish. Yan yung nagpapasarap dyan, eh. Yung kangkong, saka damihan nyo na lang yan, tapos yung kakainin yung baboy, kung pwede, alisin nyo na yung taba. Yun laman lang. Konti lang, ha? Huwag marami. Dok, kano karaming konti? Kahan ng posporo, yung ganong kaliit lang. Pwede. Agree ako dyan. So ngayon, sa mga tinuro ko sa inyo, huwag nyo sabihin na, ako, dok, diabetic ako, wala na pala akong makakain. Ang daming choices. Nagkakatulo na lang yung sa dami. Eh, kung ngayon nakita mong sinigang na baboy, linak mo yung kinaming buong baboy. Eh, hindi naman ganon. Yung pampalasa lang. Di ba? But always, pagdating sa diabetes, ang diet mahalaga. Pero hindi naman pwedeng diet lang. May mga tao, dietang-dieta na. Pero ang problema, hindi nag-exercise. Nakakaligtaan daw uminom ng mga maintenance na gamot. Kaya nga tinawag maintenance, eh, tuloy-tuloy lang. Yung iba sinasadya naman talaga hindi iniinom. Eh, maganda naman pakiramdam ko, eh. Ano, hintayin natin na may naramdaman ka na at saka mo susundin yung mga pinapayo ko. Eh, nasa sa inyo. Di ba? Palagi ko naman sinasabi, life is a choice, di ba? Pero mahalaga sa akin, sumunod muna kayo. Dahil, nahirapan kayo, nahirapan din yung mga kasama nyo sa bahay, mahal nyo sa buhay. Nahirapan sila dahil ayaw nila nakitang nahirapan kayo with all the complications related to diabetes. Nagkakatalo lang saan? Minsan, tama yung gamot. Magaling yung doktor. Pero ang pasyente matigas ulo.
at kinakain yung bawal at hindi kinakain yung dapat kainin. Mahina pa uminom ng tubig, tamad pa kumilos, punong-puno pa ng stress sa buong araw. Lahat yan ay pwede magpataas ng inyong blood sugar. Okay? So kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag, huwag nyo naman kalimutan mag-thumbs up naman dyan. Then subscribe and click the notification bell for updates. Okay? So, of course, yung iHeart GSK, mahalaga sa atin yan. Ngayon, ano pa sasabihin ko? Nasabi ko na lahat. So ngayon, maraming magagalit sa akin dahil yung ibang doktor, bawal daw baboy, bawal. Diabetic po ang pinag-uusapan natin. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sana naman, huwag niyong kalimutan na i-share kung ano man ang inyong natutunan dito sa aking channel. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!